Tamara, ano bang gustong pag-usapan natin? Matagal na sana kitang gustong kausapin. About you. Bakit? Anong tungkol kay Jeff? Tungkol sa inyo kay Jeff? Yung ginawa mo sa kanya sa ospital. You saved him. Gusto ko lang mapasalamat sa'yo in person na ginawa mo yun. Alam mo, Jeff and I, we've been friends since I can't even remember. And our friendship started with a sandwich na binigay ko sa kanya nung microbiology class natin. So yun, every time nagbabaon ako, pinabaonan ko din siya. And from then on, lahat ng mga importanteng milestones sa buhay ni Jeff, mundo na to. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Importante si Jeff. Sa maraming tao. Sa pamilya niya. Sa ospital. Sa akin. Bilang kaibigan. Salamat sa pagligtas mo sa career ni Jeff, ha? Sobrang importante yan sa mga tao na sa paligid niya. Salamat. Thank you for looking after Jeff. Sorry sa abala. Alis na ako. Sana maging magkaibigan tayo. DJ Love, let's go. Opo. Sino si Joey? Concerned sa'yo? Ulit, ulit. Ang haba na. Arara, arara, friend. Ano ba? Ulo, chok lang. Op! Dahan-dahan lang, baka mapakan mo. May tumatawag. Hello, Joey? Hello, Ri. Saan ka ngayon? Pwede ba tayo magkita? Oo naman! Bakit? Punta ng tambayan. May sopesa ako para sa'yo eh. Oo, pupunta ako. Sige, sige. Kailangan ko pa mag-ayos. Uy, Runin! Ayan, dalawang projects mo na yan, ha? Submit mo na yan agad. Salamat dito, bro, ha? Talino mo talaga. Huwag ka mag-alala, bro. Babawi ako sa'yo after na midterm, ha? No problem. Pero mayroon pa ako isang pabor. Bakit? Papatshoot ka ulit sa calculus? Hindi. Hindi ako. Yung kasamaan ko sa jiu-jitsu team. Kailangan ng tutor. Oh, sige. May flowers at chocolate ako! Huwag mong sabihin kay Joey galing yan. Baka ito yung sinasabi niyang surprise. Sige. Yeah. Asahan kita dyan, ha? No problem. Sige. Uy, pairam nito ha. O sige. Ano, bagay ba? Okay ba? Oo, bagay sa'yo. Mukha kang bakla. Ikaw talaga napaka-supportive mo din, no? Uy, sige, alis na ako. Baka naghihintay na sa'kin si Joey. Gamot niya. Painumin mo ng pain reliever, ha? Hello, doktor ako. Okay? Ano yung tuba? Maingay! Ang boses mo. Alam ko naman kasi kung kailan siya papainumin ng gamot, di ba? Tsaka, nag-hire ako ng personal nurse na mag-aalaga sa kanya kasi ako, Tilda, may double shift ako mamaya. Hindi ko siya mababantayan. Mabuti naman. At pag nangyari ulit sa kanya to, lagot ka sa akin. At Nolan, kilalanin mo naman yung anak mo. Hindi pa naman natin alam kung anak mo siya o hindi. Kahit papano, paramdam mo naman sa kanya yung feeling na merong tatay. Kasi lumaki siya na wala nun. At ngayon na wala na yung ina niya, baka ikaw na lang ang meron siya. Tilda, sandali lang. Napaisip ako eh. Ipapa-DNA test ko yung bata. Tsaka kung sakaling lumabas na anak ko nga siya,
Aakuin ko yung responsibilidad sa kanya. Sino ba yun? Relax ka lang, bro. Padating na yun. Oh, dito na pala siya. Joey! Nasa'yo na ang lahat. Minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat. Pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat. Cellphone, susi, wallet. Hi, Doc! Uy, saan na naman pupunta yun? Ano ba yan? Lagi na lang umaalis. Anong akala niya sa akin? Plain housewife? Ano, lulubog, nilitaw? Bro, si Risa Bustamante. Siya yung sinasabi kong kailangan mong i-tutor. Hi, Risa. Uy, Joey, salamat nga pala dito, ha? Ba't naman kita bibigyan ng flowers at chocolate? Eh, hindi naman bagay sa'yo yun. Parang shoot mong clip. Ang sagwa. Mukha kang ewan. Joey! Anise! Grabe, I can't believe you! Ang sweet pa talaga! Nakita mo lang pala. I was so surprised when I found this in my locker. Hindi, wala naman yan. Sana nagustuhan mo. Yes, actually, may surprise din ako para sa'yo. Wow! O paano? Yung dalawa na bahala mag-usap, ha? Ayoko na dito. Nakakonsensya na ako eh. Gang, ano ka pa? Tingnan mo nga sila. Hindi mo ba naalala ang sarili mo sa kanila? Ang kaibahan lang, palaban ka, kaya nagawa mo magtagumpay. Sila, Gang, hanggang ngayon, takot sila. Kaya kailangan nila ng isang katulad mo na magbibigay ng lakas ng loob na kahit ganyan ang itsura nila, may lugar sila dito sa mundo. Na kaya nila magtagumpay na kagaya mo. Gang, siguro wagang tama ka. Hindi ko man magawa maging matapat sa kanila. At least, pwede ako maging inspirasyon para sa kanila. Please welcome our guest speaker, the inspirational DJ Love.
tinitingnan ko kayo ngayon, naalala ko ang kabataan ko. Nakikita ko ang sarili ko sa inyong lahat. Dahil kagaya ninyo, naranasan ko rin ang pambubuska at pang-aape. Pero hindi yun naging hadlang para lumaban ako. At patunayan ko sa sarili ko at sa buong mundo na meron ding tatanggap at pagmamahal sa akin. Ilang beses na rin akong nadapa. Ilang beses na rin akong nasaktan at nabigo. Pero hindi ako sumuko. Alam niyo ba mga bata kung sino ang pinakamaganda? Yun yung mga taong naranasan ng pagkatalo. Yung paghihirap. Sila yung mga taong minsan na rin nawala ng kumpiyansa sa sarili nila. Pero bumangon pa rin at nalampasan ang mga pagsubok ng buhay. Kayo yon. Tayo yon. Salamat. Hello, kuya. Nakakuha na ako ng pera. Sapat na to para makalipat tayo. Kaso, naka-check eh. 3 days pa ang clearing. Okay lang yan. Vin, salamat ha. Pasensya ka na. Huwag ka mag-alala. Sa sweldo ko, ibabalik ko yung pera mo. Sus, ano ka ba? Wala yun. Masarap lang na ulam, okay na ako. Naku, ipapagluto kita ng paborito mo. Promise mo yan, kuya. Hello? Ha? Okay, sige, puntahin ko yan si Doc. Maan, is there anything wrong? Doktora, tumawag kasi ang sekretary ng dad niyo eh. May emergency meeting down board in 30 minutes. Ako na lang ang pupunta in behalf of Jeff. Pero kontakin mo siya at siguraduhin mo sumunod siya. Sige po, doktora. Vince! Vince, asan ka ba? Pinapalayas kasi tayo ng auntie. Pagsama ng mga pataga-barangay. Sige, papunta na ako dyan. Wala ka sa interes. Manu, yung mga gamit ko namin sa iningatan kita. Siya mga naman hindi nakabalot. Kuya, palingat naman. Bakit naman ito? Diyos ko naman, aalis naman kami siya eh. Hindi naman sanang ganito. Na lahat kayo magaganda. Na kahit ano pa man ang sabihin nila, yung pangarap ninyo, kahit ano pa man ang itsura ninyo, o may kapansanan pa kayo, may katuturan yun, may katuparan, ha? Pwede, Bear? Oo. Kahit ano po kayo, eh. Oh, Daddy Bear! Pagpapasaya sa mga bata. Sana makasaya din kita. Ingat ka. Ano ang ginagawa mo, Peter? Oh? Nakakalat dito, hindi mo binalo. Wala kang balak umalis. Kasambi, sabi ka, bilin na ko sa'yo. Darating yung may-ari, may kontrata. Hindi mo niya kailangan gawin ito, ah. Lilipat naman kami ng maayos, eh.
Hindi niyo may kailangan pwersahin. Sa umiyak ko ng palugit sa inyo, di ba? Konting konsiderasyon naman, oo. Parang hindi niyo may kadugo eh. Kadugo? Talagang hindi ko kayo kadugo. Hindi tayo magkaano-ano. Kung hindi lang mabait sa akin at naging kaibigan ko ang tatay at mahinig naman muna kayo. Matagal ko na kayong pinalayas, lalo na ang baklang ito. Saan ito mahinig muna kayo? Miss, magpapaliwanag ako sa'yo, ha? Huwag ka makikinig sa kanya. Hindi mo pa pala. Pinapaliwanag dyan ang lahat at ang totoo. Anong klase kang kuya? Paliwanag ako sa'yo, Vince, ha? Huwag ka makikinig sa kanya. Huwag mo siya papakinggan. Nagsakripisyo ka na. Tumigil ka sa pag-aaral. Nagtrabaho ka ng maaga. Inisinantabi mo ang sarili mong kaligayan para dito sa kuya mo na lahat na lang ay itinago niya sa'yo. Tumahimik kayo siya! Hindi ganyan ang ginawa ko kay Vin! Bakit hindi mo sabihin sa kanya ngayon na hindi talaga kayo magkadugo? Hi, Doc. Sa wakas, nakontak din kita. Kailangan naman pumunta sa Herrera Medical. May emergency meeting ang board. Wala akong pakialam kung kapatid ko man siya o hindi. Nagsakripisyo ko para sa kanya at bilang pasasalamat ko para sa kanya. Dahil siya ang nag-urga sa akin. Siya ang naging nanay at tatay ko sa aming dalawa. Kaya titmay, di ba? Tumigil na kayo. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nyo. Kuya ko pa rin siya. Di magbabago yun. Lumayas kayo ngayon din. Tara. Gang! Sabi ng organizers, marami ka daw fans pupunta. Sikat na sikat ka na talaga. Maraming nagmamahal sa'yo. Oh, speaking of nagmamahal, aminin mo, kinilig ka nung ginawa ni Jeff sa'yo, no? You are beautiful. Naks, ang ganda-ganda ng best friend ko. Ang haba ng buhok. Ay, este, malapit na palang tumubo ng buhok. Gang, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko eh. Haharap ako sa libo-libong mga tao. Sasabihin nila sa akin na mahal nila ako. Pero yung masakit dun eh, mahal nila ako dahil sa kasinungalingan ko. Natatakot lang naman ako na baka isang araw pagising ko eh, hindi ko nakilala yung sarili ko. Dahil natabunan ako ng kasinungalingan. Yung libo-libong tao ba talaga ang rason kung bakit ka natatakot? O yung kinikimkim mo para kay Jeff? Gang, pwede mo naman ayawin lahat ng to eh. Aminin mo kay Jeff ang totoo. Malay mo, baka matanggap ka talaga kung sino ka. Hello? Ah, okay. 5 minutes? Sige, sige. Salamat. O sige, kakausapin ko lang yung mga organizers ha. Dito ka lang, babalik ako. Ngiti ka na! Excited na ako. Kuya, ikaw ba mag-aayos sa akin? Violet, anong ginagawa mo dito? Ito na ang pagbagsak mo! Gang? Sabi ng organizers, mag-ready ka na magsa-start na. Gang? Nagsusuot tong babae na to. Alam niya may ano. Ay, baka nagdadrama na naman. Gang! Nasaan ako? Tingnan lang natin kung hindi pa malatad sa publiko ang kapangit na babae nun. Juicy scoop. Si DJ Love may controversial announcement sa publiko. 12 midnight, Old Leon Square Building, room 202. What Violet wants, Violet gets.